at first, these things become blank to me. I don't have any emotions. Kasi from the nung past na mga experience ko, nangyari din na nawalan akong trabaho, and then my father's got sick, and everything is like that. So, una, initial reaction ko, okay lang, napagdaanan ko na to. And I overcome it, same thing like this. So, para sa akin, yung goodness and greatness ni Lord, naranasan ko na. Kaya, nagkaroon ng worry, pero not that much. Kumbaga, pag nakikita mo lang yung immediate na needs lang, parang doon na, Lord, ano na naman ang gagawin ko? Yun po yung na-felt ko. Yun yung unang mga naging reactions ko doon. So far, yun lang. To be honest, kasi nag-start ako mag-work is 2019. Then, that time, nung mangyari yung pandemic, wala pa akong 1 year. So, I never imagined that I will face this kind of pandemic na mawawalan ako ng work, though it's just a small time na nawalan ako ng work. But yung ano na, I am prepared? No, kasi hindi ko talaga siya iniisip. But then yun nga, na when you're at the palm of the Lord, kasi hindi ka na ganun mag-worry. Kaya yung worry na naramdaman ko that time is hindi ganun na nabigla talaga ako, kundi a little worry lang, which is I can say na normal naman as a human being. Yung sa akin kasi ever since na dumating talaga ako sa UAE, God gave me a word sa Joshua 1:9 na have I not commanded you, be strong, be brave, do not be discouraged, for the Lord your God is always with you. And till now, I keep on holding on to it. Kasi nga, I've been through a lot. I grew up without a mother and a father on my side. And si Lord lang talaga yung pinang, yung mga word lang ni Lord, yung mga pinahahawakan ko. And the thought of Him being with me all the time is, I can say na I am victorious whatever circumstances will happen. I do believe na mapapagtagumpayan yun because God made the promise to me nang nagsisimula ako in my faith and here habang nag-work. Actually talaga ano eh, nung pumasok talaga yung COVID, sabi ko sa sarili ko, patay na yung mga pangarap ko. Kasi sobra kasi ako nag-expect na in this year, alam mo yung mga paniniwala kahit parinig mo sa mga pumusoy na maging prosperous. So nandun yung grabing confident ko. So yung confident ko, hindi siya nakatuon kay Lord. So that is a lesson learned from me, na yung confident ko, huwag mong iasa sa mundo, huwag mong iasa sa sarili mo. And then isang ano pa, reason bakit ako nang lumo nun, kasi nga sobra akong pinangarap na makahanap ng company na magbigay ng magandang opportunities, lalo sa sahod, sa mga benefits. Yun yung tiningnan ko. Instead na tiningnan ko dapat si Lord, na iba yung ano, na iba yung vision ko. So yung case na yan, nasabi ko may pagtuturo din sa buhay ko bilang Kristiyano. Kasi doon ko na ano, doon ko talaga realize hanggat wala si Lord sa buhay ko, hindi ko siya isa puso, hindi ko ma-overcome lahat ng trials na to. And then glory to God, despite na nawalan man ako ng trabaho, may company pa rin na ano, nagpursue na kukunin ako, which is hindi ko in-expect na sa blessing pala pag nandiyan ka kay Lord, hindi mo siya hanapin yung trabaho, kundi yung trabaho maghanap para sa'yo as long as naka-align yung puso mo kay Lord. Yung una talaga, kasi nga, hindi ko naman kasi in-expect na ganun yung mangyari. Kasi nga, pinangarap ko yung makapasok sa magandang company, magkaroon ng magandang maayos na sahod, yung benefits, which is namali na yung vision ko bilang anak ng Diyos. Instead na makalaan lang ako sa kay God, nalaan ko tuloy yung sarili ko sa makambundong bagay, which is hindi ko talaga na-deny yun kasi nga hindi ko naman ako maglumo kung naka-Lord lang sana ako. Although nakaramdam ako nun, pero nagbigay ng lesson learned. Yun yung naging naging reflection sa akin na Lord, pag wala ka talaga, walang mangyari sa akin. Kasi nga pag wala siguro si Lord sa buhay ko, baka matulad ako sa iba na napabalita, sobrang desperate, ang iba nagpakamatay. Yung iba, sa laki ng utang, walang mapasukan trabaho. Ayun, tumakas na sila. So sa akin, glory to God, kahit papano, nandyan parati si Lord sa akin gumagabay. Nagkaroon pa rin ako ng trabaho, which is kahit hindi ko siya hinanap, may company pa rin na kusang kumuha pa rin sa akin. So kahit hindi ganun kalaking sahod, doon ko natanto na kaya ko palang mabuhay na hindi ako mag-expect ng ganun kalaking pera. Sa akin naman po, kasi nung
nung una talagang sa flesh ko talagang nag-worry talaga ako sa Lord. Paano na to, walang trabaho yung mga anak ko, tapos mawawalan pa ako ng trabaho. Paano na sila? Kasi ang iniisip ko nga wala din yung papa nila. So, talagang nag-worry talaga ako. But then talaga pinaalala sa akin ni Lord na sabi niya, Nak, di ba, marami akong pangako. So, talagang everyday na talagang I pray and I meditate His word, doon ko talaga naramdaman na ang Diyos talaga ay talagang hindi kanya pababayaan. Kasi nga, nagkaroon ng business yung anak ko, yung mga anak ko, sila, di ba, that time, yung facial, yung mask, talagang nag-click yung business nila. So sabi ko, Lord, talagang salamat kasi nawalan man ako ng trabaho, pero hindi mo kami pinabayaan, lalong-lalo na yung pamilya ko. At yun nga, doon nawalan din ako ng tirahan, but then meron pa rin kumukup sa akin dito sa bahay na to, pinatuloy nila ako rito. So talagang He will provide talaga. Yes po, ang dami pong realization sa akin. Actually, hindi lang sa akin. And especially everyone, it's because it's a worldwide pandemic. As we all know, looking back those yung high rising times ng pandemic that even the rich, the poor, children, high position, high society, diba, have been affected, and even the money cannot buy anything. Even the yung transportation, the land and air were being locked up. So realizing that yung buhay natin is just like a water vapor. It's like a vapor na it easily vanished. It's just a blink of an eye. And that the only remains is the love of God. That's why, of course, nandito tayo na. We know that God is within us. Sabi nga dun sa Psalm 46:10, we have a big God and God wants us to be still. Yes po, ang dami po nga yung sinabi ko nga kanina, yung realization ko na I became more deeper to the Word of God. Dun po talaga ako nag-realize sa Word niya. And knowing sa mga madaming balita all over the world, and also nagre-reflect din yan sa'yo na papaano yung family mo doon because you're being locked up here and abroad, and how are you going to reach them. So thank you, Lord, because God gave us this communication through media, through this social media, na we will still be able to reach them and to share the Word of God. Yung Word ni Lord nagpapalakas talaga because of the yung circumstances na narinig mo outside. You can see a lot of people dying, helpless in the hospital. They were exhausted. Doctors are asking for abrupt medicines or solution of this pandemic. Even the head of the countries, each of the countries. But truly, God is so graceful and He covers all His children, all people, to come back to Him. Thank you, Lord. Yes, indeed, victorious. Bilang anak ng Lord, doon mo talaga aangkla ka lang talaga sa grasya ni Lord. Sa pinagdaanan natin, pinagdaanan namin. Considering before na pinagdaanan ko din how to become broke when I was in the Philippines, naranasan ko na rin yun, wala ng trabaho, and then may immediate needs sa family, may karamdaman tatay ko. And then, alam mo yung, parang saan ako pupunta? And then, out of nowhere, biglang naulit dito when I come back. And then, ang first reason ko talaga, Lord, I want to come back mag-abroad kasi I need to pay all that debts na nakuha namin nung mga nakaraang taon. And then sabi ko, andito na naman ako. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? And truly, God is amazing and His word really never fails. Hindi ko rin expect na that time na lockdown lahat, Nana Yoli is here, Pastora Jonah is here. Kumbaga, kami andito. We are surrounded with the people, godly people, na talaga mag-encourage sa iyo na lagi yung daily routines nyo is dapat kasama si Lord. Nagre-remind sa iyo na manalangin, mag-aral ng salita. And then, alam mo po, may time na parang, Lord, may pangangailangan kami bukas, wala akong ganito, sana naman ako kukuha. Diba, sabi nga, due date. Importante yung si due date. Anyways, nung time na yun, alam mo, mare-remind ka talaga ng word. And then,
hindi ko talaga makalimutan yung time na yon, yung pinaalala sa akin ng Lord yung tungkol sa Matthew. Lala niyo po ba yung sa isda na sinutusan ni Lord si Peter? Peter, punta ka doon sa ilog, yung unang isda na makukuha mo, may makukuha ka doon na pera, ibayad mo para hindi ka makapag-offend sa taxes, di ba? So, may instruction doon si Lord. Sa akin, ang nag-instruction sa akin ni Lord, alam mo yung skills na meron pala ako is magluto. Nung lockdown na yon, natuto ako magluto. Balikan ko yung skills ko na magluto and then magbenta ng mga pagkain. So, yun ang naging way sa akin. And then, sa Philippines naman, siyempre, bilang isa sa mga panganay, is pinoproblema ko noon is paano si mama, paano yung mga kapatid ko, kasi nawalan din sila ng work. And I thank God because sila din doon. Alam mo yung binibless ka dito ni Lord, pinoprovide lahat ng needs mo, and then yung pamilya mo ganun din, na hindi mo in-expect na yung blessing continuous na dumating, na hindi mo in-expect na may magbibigay ng ganito, ng pagkain, ng magbibigay ng mga part-time job sa mga kapatid ko. And then, yung joy ba na every time na may needs ka, and then andyan ka agad yung solusyon, kaya it's very important para sa natutunan ko na sa victor, naging victorious tayo, is yung instruction ni Lord. Every situation kasi na kakaharapin natin, may word talaga siya sa Bible na particular doon sa sitwasyon. And then, ganun ko siya na-overcome. So, sa akin, importante na huwag talagang kakalimutan. Yung pinaalala sa akin ni Lord, kung ano yung ginagawa mo before, anak, na pagtagumpayan mo mga bagay-bagay noon, just do the same. Be in His presence. Sabi nga, di ba niya, lagi sa word niya na, hindi ko makalimutan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. And yun po, isa sa mga life verses po yun na talagang hindi si Lord nagkulang, hindi po si Lord advance, hindi rin po siya, tawag doon, na-late, kundi lagi po siyang perfect, lagi po siyang on time. So sa akin po, aside po pala doon sa finances, may kinaharap din kaming problema noon na, yung pala yung mga kinakarap ko is yung kaligtasan ng mga taong mahal ko na during that day na pinagdaanan ng pandemic. Meron po mga issues dito sa neighborhood na natakot po talaga ako. Literal po na nanginginig kamay ko. Hindi dahil sa pandemic, dahil naka-lockdown na kami and then may mga threat pa from the neighbors. So, yun po yung mga kinakatakutan ko. Kasi sabi ko, yung loved ones mo, di ba, na-threaten yung life. Alam mo yung parang lahat ng kinakatakutan ko ng pandemic, nag-raise up silang lahat, parang andyan lahat yung mga giants. And then I thank God na eto yung gagawin mo to battle each one. Yun, magtiwala lang talaga kay Lord. At ayun, wala talaga akong magagawa. Yun ang naintindihan ko, wala akong magagawa. But if I listen to His voice, in His instruction, lagi pong victorious. Yun lamang po, to God be all the glory. Yes, I consider myself as a victorious Christian. And yun nga, as you hold on to God's promise kasi, no matter what nga yung mga mangyari sa buhay mo, talagang hindi ka magigibanon eh. Dumadating talaga sa life natin yung trials and difficulties. But as a Christian, yun yung inano sa akin ni Lord nung nag-quarantine nga na lockdown nga dito sa bahay, na ni-reveal niya yung mga fears, kung ano pa yung mga doubts. Kasi nandun na lahat eh. As days goes by, doon sa 1 month ko na pagkaka-lockdown dito sa bahay, lagi niyang sinasabi kung ano yung mga kinatatakutan ko pa na hindi ko pa alam, ano pa yung mga dapat kong malaman, na yung palang knowledge na alam mo about sa Bible, hindi pa pala yun, na there is more deep down pa na kailangan mong hanapin, yung kahit nga sa isang verses na laging tinatanong ni Nanay, Yoli sa amin, kung nandito po siya is, hindi pa pala yun exact ang sagot. Kailangan pa pala search more, kasi there's always a revelation each day na lumilipas, each verses na binibitawan ng mga kapatiran natin. And ayun nga po, ni-remind din ako ni Lord, kasi that time bago magkaroon ng pandemic, I totally forgot kung ano yung binigay niya sa akin na verses nung dumating ako dito sa UAE, kasi para bang I was overcome ng work, ng stress, ng kung ano-ano na nangyayari on my work, on our family.
Then suddenly God remind me na, oh teka, parang you need to stop, you need to lie low. And I never consider or I never treat tong pandemic as yung mga parang masamang nangyari. In sa atin kasing Christian, we should treat it as a blessing kasi God is always, sabi nga po diba, everything happens for a reason. Na hindi niya hahayaan na itong bagay na ito, nangyari lang yan kasi trip niya. God is not like that. Every situation in our life, nangyari yon because He want to teach us something and He want us to become victorious over those things. Pero hindi on ourselves, but kasama natin dapat nun si Lord. And yun nga, let's always not forget yung mga promises niya. Kasi minsan nagiging, vain na yung mga word niya. Not until dumating talaga tayo sa point na lugmok na lugmok tayo. Nandun na yung sabihin ni Lord, hindi ka pa palalapit sa akin. Nandiyan ka na sa part na lugmok na lugmok ka na. And special na sa akin, ang funny po talaga ng quarantine ko kasi on the day of my birthday, that is the first birthday I will celebrate here in UAE. And supposed to be kasama ko yung mama ko. But that day, sobrang hassle po talaga ng araw na yun. I went to a clinic para magpa-COVID test, para makapag-work. Then, we received a call from my mom na on that day of my birthday po, is positive siya. So, hindi ko alam kung ano yung magiging emotion ko. Nataranta na ako kung ano-ano pa. Sabi ko, I'm not good at dealing with those things, but God really hold my heart. That time do umiiyak ako kasi nandun na yung kung ano nung fear na ininstill ng kahoy, but still God hold my heart and God used those people around me to conquer it. And at the end of the day, God is still good and God is really merciful. Everything yun ang hirap i-describe ni Lord sa isang word eh. Parang maano mo na lang, God is everything. Na kung ano yung mga magagandang nangyari sa iyo, yun si Lord. And yun po, ay yun lang po yung I consider myself as victorious with the Lord. Yes, I can consider myself as victorious kasi na-overcome ko siya by the grace of God talaga. Kasi without God, I don't know ano talaga yung maging mangyari sa akin for that 9 to 10 months na na-experience ko yung sasahod ka na sobrang sobrang baba. Kumbaga, iniisip ko nga, ang laki naman ng nawala sa sahod ko na nasanayan ko. 80% yung nawala. Kaya sabi ko nga, Lord, paano na lang kaya pala pag wala akong pera, hindi ba ako pwede maging masaya? Hindi ba ako pwede mabuhay na hindi ganun kalaking sahod? Tapos ayun, syempre, nakakarinig din ako sa ibang mga kapatiran. Oh, yung sahod namin, half lang, sabi ko. Grabe naman yung challenge na binigay mo, Lord. Sabi ko, para pang pinapamukha sila, nanghihina sa 50%. How much more sa akin? Parang 20% na lang yung nakukuha ko. Doon ko talaga nasabi na, Lord, ito na talaga yung wake-up call mo sa akin na tinetest mo na ako in terms sa ganitong bagay. And then, sa iniisip ko rin kasi, yung family ko, paano ko masustain? Siyempre, magbabayad ako ng bahay, magpapadala ako. But the grace of God, na-overcome ko lahat yun. And glory to God kasi may mga kapatiran tayo dito na na nag-encourage. Kasi kung wala siguro mga Christian na kapatiran, talagang mawawala ka sa Panginoon. Kumbaga, yung isip mo, parati na lang sigurong tuliro. So, yun yung mga blessing na pag si Lord nasa buhay natin, kahit anong trials yan, kakayanin at pagkakaya natin. Glory to God. Amen po. I considered myself as a victorious. Looking back nga dun sa pandemic, that the crisis that we face inside here in Amore's house, yung bombarded negative reports outside, dito na lang we encountered like lots of roommates, yung ka-neighbor namin were positive. But I thank God sa life ni Pastor Jonna and Sister Yoli because, you know, we're so blessed that nandyan sila, that we are being fed by the Word of God, study every day,
And of course, sa aming pastor, si kay Pastor Romel. And through the napapalakasan ng loob, though honestly, we have this problem that we face sa bahay, especially yung finances, especially yung isang kapatid namin na sa Philippines. And personally, you know, na ano ako na, Lord, how I will overcome it. But truly, may mga ginamit ang Panginoon, i-touch din yung may-ari na we have this grace. So we have this grace and we give thanks that we were able to surpass it in everything, the challenge that na we encountered here in Amore's house. And also for me, and receiving with the 9 months on and off salary and on and off duty, kung wala po ako sa Panginoon, maybe I considered myself as katulad din ng iba na, well, I'm going to end up my life. But truly, napakabuti ng Panginoon, because through His grace and His mercy and love, that's why we are still here and we are still sharing the goodness of the Lord for us. His our testimony na may share din sa iba. How did I overcome it? Yeah, during pandemic, you know, tinurn ko to yung instead na ano, kung si Sister Kat na ano niya, pinractice ang kanyang cooking. Ako naman, when I was in the Philippines kasi, I love gardening. So, doon, inano ko yung pag, ano doon, yung pagpa-plants, and God gave us this harvest, di ba? Na nakatulong din naman sa amin. Thank you, Lord. And everything supply was being supplied at that time na suddenly, all of a sudden, may mga dumadating lang ng mga blessings ng Lord. How I overcome? Sabi nga ni Lord, do not fear, for I am with you. Whatever you will do, wherever you will go, I am with you. Sabi nga doon. So, thank you, Lord. And lahat ng ito, alam ko po na napagtagumpayan na din ng mga kasama natin. I consider myself as a victorious sa mga pinagdaanan ko during the pandemic na 2 months na walang trabaho. At sa yun nga, I really thank God dahil andun siya sa mga panahon talaga na hindi lang pandemic, but na-torture din ako during that time because of my husband sa lahat ng ginawa niya sa akin, na yun nga, na to the point na yung pinagtangka niya yung buhay ko. So talagang I really thank God pa, talagang yung mga pangako niya, yung mga salita niya, talagang pinahawakan ko. At nandito rin si Pastora, si Sister Yoli, na tinulungan talaga ako dun sa mga time talaga na down na down ako. But talagang sabi ko, Lord, kung ano yung plano mo sa akin, sabi ko, kung talagang this is my time, alam ko may purpose ka. But na-overcome ko kasi nga, yun nga na yung mga tulong ng mga kapatiran sa akin na talagang pinalakas nila ako, hindi lang talaga sa spiritually, pati yung physically. Actually, you have to consider these things kasi during the pandemic, importante yung mga taong sinend ni Lord sa atin. Minsan, annoying sila sa akala mo kasi, di ba, may time po na parang eto na naman, lagi lang ginagawa. But then, ano yun yung nakakalimutan pala natin mga Kristiyano, yung discipleship na sinasabi, it's very important even in the pandemic. Kasi that time, ramdam ko po na I am a disciple, dinidisiplina ako ni Lord at may nagdi-disciple sa akin nung time na yon. Siguro kung hindi dumating yung mga taong yon, ano na lang kaya nangyari sa akin? So, kumbaga, para siya naging domino effect. Dahil ikaw may nag-encourage sa'yo, and then, pag nakaharap mo yung mga kapatid na may down din sila, automatically maaalala mo yung mga bagay na tinuro ng ibang kapatid sa'yo. Kaya doon ko nakita how important is the family of Christ. Yung body of Christ na even though iba-ibang tahanan tayo, di ba nung na-lockdown tayo, nagkasama-sama tayo, nagkakilala tayo ng mga ugali. And then nakakatuwa kasi we learn to love one another and then we learn to accept kung ano po yung mga weaknesses meron ng bawat isa. Kaya hindi lang po yung finances minute ni Lord spiritually, as well as po yung paano mag-grow yung love for one another.
So yun po, to God be all the glory. Gusto ko rin magpasalamat sa ano sa mga kapatiran natin lalo sa church yung ano pagbibigay nila ng food. Kasi yun kasi ang laking bagay talaga sa amin yun. Kasi hindi lang sa akin, sa buong church talaga na ano, sino bang mag-expect na magbibigay sila ng mga food, di ba? Kung tuusin nga, hindi naman ganoon kalaki yung church natin, pero by the grace of God, lahat naka-receive ng mga blessing yung mga nawalan ng trabaho na yun. And then sa bahay din namin, kahit hindi ko yun kamag-anak, so nagturingan kami ng magpamilya kung sino yung walang worth, sino yung walang wala. Nagbibigay din sila na ano, kung may mga extra blessing sila, sinasama kami sa grocery. So doon natin makita talaga na ano, na ang mga blessing darating yan sa panahon na ano, pag nagipit ka, si Lord gagamit ng ibang tao para ma-extend yung mga blessing nila. So maraming salamat.